Si Daddy Lo, bumili ng ano, mackerel, tahong, at pampalakas, sisi, oyster. Tingnan mo guys, malalaki na sa amin to, ganito. Pero ang mahal, nasa kulang-kulang $3 isa, isang peraso. So binanlian lang natin siya ng mainit na tubig. Tapos, gawin natin yung parang kinilap. So, ngayon, isa sa mga disadvantage sa Canada or sa abroad, lahat ng pagkain ay parang bato, frozen lahat. Ito, frozen to, ibaba din natin sa tubig. So, after 2 hours, saka pa tayo makakain. Ayan yun. Ito na lang ang hindi pa frozen, guys. Pero binabad na to sa tubig. Kailangan tiyaga, sipag at tiyaga. Bago ka maging successful sa buhay. Tara! Naka-open ako. One down. Alright, guys. Ito na yung $30 na binayaran. Yan na yun. So, ang sarap niya, guys. Kaya lang, ang liliit eh, oh. $30. Oh my God. Pantanggal crave lang. And then, yung treat natin sa mga bata, ayan. Order lang tayo ng pizza kasi ulas lang. Hindi man sila kumakain nito. So, ito yung treat natin sa kanila. Ayan. Welcome to our channel. It's Eve's Life. And ngayon, guys, thank you sa mga nanonood sa ating mga vlogs at sa mga nag-comment. Ngayon, sasagutin naman natin yung mga katanungan nyo na kung magkano ba yung sahod ng factory worker sa Canada. So, malalaman nyo ngayon dito, guys. Ayusin lang natin pa camera. Hindi ko alam kung nakikita nyo ako eh. Back camera ang ginamit ko. Yan, okay na siguro yan. Then, so, natanggap na natin yung ating tax 4, ano? T4. 2022 tax. So, dito may kita, guys, kung magkano yung net income mo for the whole year. So, tumaas tayo ngayon last year. Kaya, ano lang, medyo mababa ngayon. Lumaki. So, dito sa Canada, kapag lumaki yung sahod mo, kapag malaki yung sahod mo, siya naman ang laki ng binabayaran mong tax. So, ngayon, ang tax na binabayaran natin dito ay 5,000 mahigit sa isang taon. 5,200. Yan. So, yung net income natin, at tinotal natin to sa peso kanina. So, ang rate, depende pa rin yan sa conversion, dollar conversion. Binenta natin, ang net income natin sa buong taon ay 1.6 kulang-kulang 1.7 million bilang factory worker. Hindi biro yan, guys, ha? Totoo yan. Hindi ko lang pwede ipakita sa inyo dito kasi nakakahiya naman sa ano, kasi bawal naman yun sasabihin nyo kung magkano yung rate namin. So, magdadalawang taon pa lang ako sa company. So, yun yung net income natin for the whole year. Mga nasa 1.7 million ang convert natin sa peso, ha? Yun yun. Kaya lang, so nabawas na dyan yung lahat, guys. Binawas na lahat yung life insurance mo, lahat-lahat, mga EI, mga kung ano-ano, mga basta-basta. Yun na yung net income mo. So, kung mapapanood mo naman yun, yung monthly natin na sahod, kung magkasya ba dun sa mga bills natin, mapapanood mo dyan sa last week na video natin, cost of living naman nakalagay. Yeah, panoorin nyo yan para makakuha kayo ng idea. At ang suggestion ko lang sa inyo, guys, huwag kayo masyadong mag-ano sa sahod kung magkano. Ang focus kayo kung yung sa work experience nyo, yun ang pagtrabahuan nyo. Or pag gumawa kayo na resume, ayusin nyo lalo na kapag ka-outside Canada kayo, galing kayo sa Pilipinas or saan lupalop sa mundo, tapos mag-apply kayo dito sa Canada, kailangan nyo ayusin yung resume nyo.
para mas ano, magkakaroon ng interest yung employer nyo. At doon naman sa pinost natin kahapon na video, ang may sekreto dyan. Direct na kayo, pasok kayo sa Indeed, tapos makikita nyo yung company. Limbawa yung job description nyo or job position nyo, yun ang nakikita nyo doon. Huwag nyong idaan sa Indeed, punta kayo sa company. May email doon, pero be careful kasi baka magkamali kayo ng ano din, mapunta kayo sa scam. May option guys kapag kagugustuhin. At sa nagsabi dyan na ang Indeed daw ay kapag galing sa Pilipinas ay ang percent is only 0.001%. Nagkakamali ka boss. Nagmamagaling ka na naman. So, may mga nagpapatunay na nag-try sila, try and try. Ngayon, nandito na po sila at PR na. May mga kilala po kami. So, huwag tayo man discourage sa mga ibang tao kung hindi naman based sa ating story. Kung hindi naman nangyari sa ating buhay. Pero actually, opinion mo yan. Pero, hindi maganda yan eh. Wala naman mawawala sa inyo guys kung magpasa kayo, malay nyo. Magustuhan kayo ng employers, di ba? Lalo na kapag yung job experience nyo, work experience nyo is competitive, why not? Di ba? So, yun lang yun guys. Busog ako, kakain lang. At lunch break. Lunch break yun, para nasa trabaho. So, Monday na naman bukas at may good news dahil end of ano na namin sa Monday. Last na ng pagbabawas ng oras. So, naka-experience lang tayo ng 16 hours na bawas lang naman sa ating sahod. So, yun lang yun. Tomorrow, back to normal na kami. Magiging busy na naman daw. So, thanks God. It's a blessings. Hard work lang talaga. Kahit malamig, kahit pagod. Para sa pamilya at sa mga bata. Bye! See you guys! Thank you for subscribing and watching. And for sharing my videos. Comment down below. Bye! So, bye! Yun lang! Sana nasagot ko yung katanungan nyo at na-enlighten natin yung mga isip nyo dyan. Sana na-encourage ko kayo. Bye! Like, subscribe, and share.